Hey guys, welcome back to my channel. And my name is Nina. And for today's video is about review tayo ng Pentel All Pastel at paintbrush ng Faber-Castell na set. So bago tayo mag-start, please subscribe to my channel and hit the notification bell for more updates. And of course, ang first natin kung i-review is itong Pentel All Pastel. So, 36 pieces siya, 36 shades siya ng colors, and ang price niya sa National Bookstore is 269. 269 siya, which is okay na din kasi may 36 pieces na siya. Matipid naman yung gantong classic All Pastel kasi marami siyang shades. So, ang mga shades niya ay ito. Ang packaging niya is maganda rin dahil meron siyang plastic sa loob. And may pag binuksan na natin siya. Maganda yung pag-binuksan. Hindi yung buksan. Pag wala akong kulang. I mean, next yung buko ko. Actually, regalo pala to sa akin ng kapatid ko. At ito naman, regalo ng boyfriend sa akin. Diba? Mga mayayaman yung sarili. Magkano rin ito. Ito 200 plus rin ito yung set na ganito ng Faber-Castell. Shoutout nga pala kay Mia at Jose. Narito na kami. Jason. Thank you so much sa inyo. Paintbrush at oil pastel. So, ito. Kaya siya maganda kasi hindi siya gaya ng ibang oil pastel na walang cover na ganito. Which is, kapag kunyari, nagtagal ni oil pastel mo, magiging kalat-kalat kasi siya at may tendency na magkulo or mag-rambo siya pag nagganto. Kasi diba minsan, maliliit na. Lumiliit kasi ito hanggang sa pinaka-pino is magagamit mo siya. So, maganda siya dahil meron siyang cover pang ganito na pwede mo isave. And, ito yung shades niya. Ito yung white, may yellow. Itong color na to is lemon yellow. Ito naman ay chrome yellow. So, i-try natin dahil sa sandpaper. Ito na lang. Ang i-try natin is color green. Mag-shade lang muna tayo. Tingnan natin kung maganda siya pang-blend. Kasi ang All Pastel is kalalaga-laga sa pag-blend. And mas darker siya na kulay kagaya na, hindi kagaya ng crayons lang, lighter lang siya pag kinulay. So, panag-shade tayo. Panag-blend tayo ng color. Gamit na. Pentel All Pastel. Tingnan natin. Ano siya? So, ito naman. Try natin siya. O, diba? Ganyan. I-example na lang tayo ng drawing sa next vlog ko. Gamit yung Pentel All Pastel para mas kita natin yung detail. Kasi pag ganto-ganto lang, medyo, syempre, di mo masasabi talaga na maganda or ano. Kasi na, medyo maliit lang yung space at wala tayong ginagawang color or drawing na pagkukulayan. So, yung next naman natin ay yung paintbrush. Ito yung paintbrush. So, nasa, wala kasi, tinanggal yung presyo, pero nakita ko dito sa National na nasa 200 plus siya. And set na siya. Yung number ng brush na meron dito is yung 12, number 12. Ito naman, number 10. Ito, number 6. And number 2. So, sa totoo lang talaga, mahal yung mga brush yung sa nakikita ko sa National. Minsan, halos yung iba is 30 plus, 40 plus, 60 plus, mga 80 plus. Mga ganyan, depende sa size or depende sa fit ng brush. So, maganda dito sa Faber-Castell na to is colorful siya. So, mas ma-appreciate talaga to ng mga medyo salt. So, ba tawag ko yung saucy? Sassy? Hindi ko alam sa mga ano, kikay-kikay na painting. Ganyan. Ito, di ba? Meron siyang foam dito. Para siyang rubber. Rubberized na foam. So, comfortable daw eh. Sabi, comfortable. Sa kamay. So, ito. Maganda siya pang mga maliliit na details. Lalo na ito, number 2.
sa pinakamaliit siya na details. At ito, color violet. So, labasan natin lahat. Meron din siyang number dito. Makikita mo ko anong number. Number 12. Ito, number 2. Ito, number 6. At ito ay number 10. Tapos, i-testing natin ito sa next painting natin kung maganda nga ba yung nagiging ito niya. Actually, sobrang lambot niya. Pag hinawakan mo siya. Hindi siya kagaya nung ibang brush na pag ginanito mo, magaspang. Kagaya nung previous brush ko na ginagamit. Meron na kasi ako gampo kaso nawala na yung nasira na. Kasi nagamit namin last time yung pintura sa brush. Kasi pinapintura namin doon sa maliliit na parts. So, etong paintbrush na to is sobrang lambot. Ito naman, medyo matigas lang. Para siyang maganda to. Ay! Ito, ano siya? Manipis. Maganda to pang detail or pang borders. Pwede rin itong pang shape talaga sa maliliit na painting details natin. Kagaya, nangyari, mga pieces may mga small fine trees doon. So, ito, maganda siya. Maganda rin siyang pang sulat ng pangalan. Kasi sobrang manipis. Ito naman, maganda to sa malawak. I mean, sa mga ano, kunwari, sa malalaking space na painting. So, makakover mo siya agad na malaki. And maganda siya pang painting talaga kasi sobrang lambot ng brush. And hindi siya ganun kasabog. Hindi gaya ng paintbrush, sabog yung brush. And, and ito naman, next, parang same siya nito, pero mas makapal ng konti. Maganda rin to pang medyo malaki. Mas maganda kasi talaga marami kang sizes ng brush kasi depende do sa painting mo. Syempre kapag dalawang klase lang yung brush mo or wala kang rounded brush like this or kagaya sa akin yung previous brush ko na dalawa pero hindi ko yung tatapon. Ano siya? Puro flat. So medyo hassle ako kapag magbe-blend ng pa-circular kasi mahirap kaya na flat yung brush mo. So ayun, maganda to pang details na medyo malalaki na. And ito naman yung sa iba. So, ito maganda siguro ito pang gawa ng maganda rin. Hindi ko kasi ito naaral, pero maganda yung gantong klaseng brush, yung color brush. Sobrang worth it na design niya. And sobrang worth it na quality niya. Pwede naman doon sa price kasi kung titignan mo na sa ano na siya, mga 50 plus. 50 pesos kada isa. So, ayun. Thank you for watching and I hope na i-try nyo rin to, gantong klaseng set dahil hindi ka nalugi dito. So, ayan. Thank you for watching. Bili nyo na rin to sa mga next na sa mga national bookstore na malapit sa inyo. Shhh! Okay na dito! Patapusin dito magbulag eh. Bili nyo na to sa mga malapit na national bookstore kasi mas maganda sa national bookstore kayo bumili dahil good quality talaga yung mga products na mabibili dito na pang arts. And so ayun, thank you for watching and Faber Castell and Bentel Bakenmen.